So we are back again, mga kabikers. So, anong balita sa inyo at anong balita sa akin? So update lang po tayo dito sa mga bisikleta na ating ginagamit. No? So may tatlo tayo, si Buddy, si Big Bro at si Terdy. So ang ginawa natin dito, bumili tayo ng mga accessories. No? Bilhin na lang natin sila ng mga ilaw. Kasi nga pag gabi, nagbibisikleta na kami ngayon ng pamilya ko. No? So tatlo na kami na nagbibisikleta, no? So yung misis ko, yung wife ko, marunong na siya magbisikleta. So kaya lang, medyo hindi pa siya talaga totally stable pagdating sa mga kalsada na may mga maraming sasakyan. So ang ginawa namin, sa gabi kami nagbibisikleta, kasi nga bukod sa kukunti ang mga sasakyan, mas malamig. Ang concern lang madilim, no? So kailangan natin bumili ng mga accessories na pampailaw, no? Para hindi naman tayo madisgrasya, no? So kailangan safety first tayo, iwas muna tayo sa mga disgrasya. So bumili lang ako ng ilan dahil nga temporary lang, no? So tinetest ko pa lang kung gaano kaganda yung produkto na to, kung talaga bang pangmatagalan o pang sandalian lang yung gamitan. So yung una, bumili tayo ng ilaw, yung front light. So ito yung nabili natin, no? Nilagay lang natin dito sa harapan kay 30. So nasa harapan siya para lang may ilaw. Actually kasi ako ang nasa unahan, so ako yung merong ilaw sa unahan para nakita namin yung mga nakakasalubong namin, at the same time kung may mga lubak to. Malakas to, kaya lang ngayon hindi siya ngayon naka-charge, medyo hindi siya mapapailaw natin. Pero ang gusto ko dito kasi meron tong busina, no? So nilagay ko yung busina dito malapit na sa handle ko para anytime na meron akong kasalubong o magwa-warning ako, mabubusino ko kagad. Testing. O, di ba? Ang ganda, no? Parang nasa ibang planeta lang tayo. So, yun yun, no? Tapos, meron din ako binili dito na kay Big Bro. Kay Big Bro naman, itong mga ilaw na ganito. Simple lang. Pang-warning device lang talaga. So, para mas okay siya, iniba-iba ko na lang ng ano, kung ano yung mas maganda gamitin pag nasa madilim na area. Kasi nga, may dinadaanan kami na lugar na madilim. So, kailangan talaga may ganito tayo. Yan. Tapos, isa nandito sa ito. Malapit sa gulong, no? So, maganda. Actually, ang ganda ng itsura niya kapag nagta-travel na kami. Maganda siya. Kaya naisipan ko na baka bumili ulit ako ng mga ilan. So, yan yan. So, yan sila. Si Buddy, hindi ko dala. Nasa bahay, no? Dalawa lang kami ng anak ko. Kasi nga, yan, no? Magbabasketball kami. So, sumaglit lang tayo sa vlogging para i-update ko kayo kung ano ba nangyayari ngayon dito sa atin. So, ganun nga nangyari, no? Balak pa natin bumili ng ganito dahil nakita ko, maganda siya, no? So, may mga white to blue, tsaka red nga na pili ko. Ang concern ko, ganun siya, dahil nga mura lang to, hindi siya durable, mabilis siya napupundi dahil yung binili ko nga tatlo, ngayon napundi na kagad yung isa, no? So USB ano siya, napundi. So hindi ko alam kung dito ba talaga o siguro sa paggamit ko, dahil nga nadadaan sa lubak o baka nakakalog, nasira agad. So bahala ko ngayon, umorder na lang siya Shopee or sa Lazada ng mas heavy duty na ganito, no? Dahil nga may nakakasalubong ako na mga nagbabike, yung pinaka taillight nila bilog, tsaka misa may paba na iba-iba rin, pero hindi siya ganito, mas heavy duty. So siguro mag-iimbest tayo doon dahil kailangan nga natin, dahil nga nagta-travel na tayo kapag gabi. So importante yon na magkaroon tayo ng warning device para hindi tayo malapit sa disgrasya. So next update para sa ating vlog today, no? So ang pinakamaganda nito kasi nga yung isang bisikleta na nire-restore natin, no? So wala pa siyang gulong, so ito yung pinakaletis na itsura niya. So napansin nyo, no? Wala pa siyang gulong, so rim lang siya. So ang maganda nito, bumili tayo ng gulong. So eto siya, mga kabikers. Wow! Woo! So, bumili tayo ng bagong gulong para ilagay natin dun sa ating nire-restore. Pero this time, ang plano ko sana, mas magandang
gulong, no, branded na siya para mas medyo may dating. Ang concern natin ay budget limit nga lang tayo, so hindi natin kailangan bumili ng mahal. So ang ginawa natin ay bumili lang tayo ng actually ba, made in the Philippines to. Ito yung Leo tire, no. So nakita ko ang size niya is 26 by 1.95. mas okay na naman siya, hindi naman siya ganun kanipis. Okay na rin kasi parang standard na yata to sa mga gulong ngayon, 1.95. kasi itong dalawang gulong 2.10, 26 din siya by 2.10 ng size nito, mas makapal, no. So feeling ko kasi pag makapal yung gulong macho-macho yung dating ng nagda-drive, di ba? Macho-macho. Although ito nga yung available, so nagkaroon ako ng interest na bilhin na rin to, no, dahil nga mura at saka ano eh, made in the Philippines nga eh. Kumbaga, tagilikin natin yung sarili nating produkto. So, bumili nga tayo nito. Mura nga lang siya. 250 ang isa. So, 500 ang pairs. So, li, kaya ako nabili din to. Nakorsonadaan ko yung style ng spike niya. Maganda, oh. Hindi siya katulad nung iba kong itong dalawa na to. Para wala halos ng estilo, no? Pero ito, mas nagandaan ako. Siguro pag kinabit ko ito di sa nire-restore natin bike, magiging maganda yung dating niya. And speaking of bumili, syempre bibili din tayo ng interior niya, no. So ito nga yung binili natin. Actually may isa akong brand na binibili, yung Black Cat. Okay naman siya, gamit natin dito. Ang concern natin, hindi siya available ngayon sa market, yung size na kailangan natin 26 nga, madalas 27.5 and 29ers yung mga available, so hindi siya available. Buti na lang yung pinagbibilang ko ng bike shop na talagang, shoutout nga pala kay kuya sa bike shop niya, no? So murang-mura yung mga binibenta niyang mga parts ng mga bike doon, no? Tsaka yung kanilang labor, mura lang, oh, diba? Eh nga, ito binili natin Maxone, so mura lang siya, 150 lang itong pair na to, ang isa, so bumili tayo ng dalawa. Ang gusto ko lang dito, gusto na rin natin, no? Unboxing. So ito siya. Maganda yung ano, yung pito niya, mahaba, oh, mahaba yung pito niya. Kasi may iba akong nabibili dati, o siguro odd style na 'yon, maikli, no, hanggang dito lang. So nangyayari pag nasa loob na siya, nasa rim na, maliit lang yung lumalabas. So ang minsan na-experience ko, ang hirap magbomba, no, para ibubulkanize mo yung bisikleta mo, para kasi nga minsan lumalambot. Ang hirap. So nagkakaroon ako ng concern doon. So ang binibili ko talaga ngayon, yung mga mahaba na yung pito. So ngayon ang gagawin natin, siguro pakita ko muna sa iyo si yung bike natin na nire-restore para may visualize natin kung ano magiging itsura nito pag kinabit natin sa kanya ngayon. So balik tayo sa nire-restore natin na bike, no. So update na lang natin ulit kung ano ba nangyari dito, kasi doon sa mga bago pa lang sa nanonood sa channel ko, no, paki-check na lang kung anong video siya na nandoon, no, kung ano itsura niya dati, no. So meron akong vlog niyon. So ito ngayon ang update natin. So ayun nga, yung dati kasi sobrang maraming kalawang nito, ngayon makalawang pa rin. So hindi na natin natanggal yung mga kalawang kasi nga nakakapit ako. Pero kahit paano, nag-improve naman siya, nag-iba na yung itsura niya. So ayan, mapapansin nyo, medyo pumuti naman siya ng konti. Pati itong kabilang itsura. So yan ang itsura niya. So maputi na siya, nilinis natin para gumanda. So nandito, nilinis din natin yung crank. Ito, papalitan natin itong pedals niya, no. Yun nga, yung mga in-sponsor ni Chris, no. Actually, si Chris, nag-sponsorin din ako ng gulong, no, Maxxis pa nga eh. Kaya lang isa. So, feeling ko, reserve ko na lang yon sa mga susunod na kung anong may bike tayo na pwede natin ikabit yon. So, doon na lang natin ikakabit. Then, meron siyang, ano, no, yung ating sprocket natin, no. Binili natin yung sprocket na yan. 7-speed lang yan, pero tingin ko, sakto lang yan sa ating bisikleta. Tapos may chain na rin to, sponsor din ni Chris. So tapos ito nga siya, binabaan ko lang dahil nga minsan tinatry ko, no, kahit wala pa siyang gulong dinadrive ko, sabi ko baka masira nga lang yung rim. Pero yun, mukhang matibay naman eh, dahil nga matagal na to, kaya tingin ko matibay. So pag ito nagawa,
malamang sa malamang ang gagamit na ito yung anak ko, no, si John Rixel, no. Siya yung gagamit na ito. Kasi nga, yung mami niya na nagdadrive, ang bisikleta ko nga ngayon, si Big Bro yung ginagamit niya kasi ang maganda kay Big Bro. Naya-adjust nga namin na mababa at siya, comfortable na siya doon na gamitin, eh. So, minsan nga, pag nagdadrive nga kami, pakita ko sa inyo mamaya video, si John Rixel kasi ang ginagamit niya si Buddy, no, eh, medyo malit sa kanyang tingnan dahil nga lumalaki na itong bata na to. So, ito, ito yung pinaka-latest update niya. So, ngayon, ang gagawin natin, itong gulong na to, mamaya, sasalpak na natin dito. Malamang, pumogi na ng gusto to. So, abangan nyo yun. Papagawa ko lang dahil nga hindi tayo marunong magkabit na ito. Dahil nga wala pa rin tayo accessories. Ang maganda lang dito. So, opisina nga namin ay malapit lang dito yung vulcanizing. Tsaka mura din yung labor, no? So, excited na ako na talagang magawa na to. Kasi nga, overall, okay na tayo. Ang kailangan na lang natin, syempre, yung lever, yung pinaka-preno natin, at tsaka yung caliper na kailangan natin. Siguro, magagastos pa tayo ng mga at least 1.5. Hindi ko, 1.5. Pataas. Yun na lang yung budget natin. Pero hanggat maaari, titingin lang tayo ng mga parts na medyo mas mura. No? So, meron naman yun. At least, magamit lang nga natin to. Kasi nga, medyo nahihirapan na ako, nakatambay na matagal ito. Tumatagal na bago siya mabuo natin. So, kailangan gumawa na tayo ng aksyon, di ba? So, hintayin nyo, abangan natin, ikakabit natin mamaya-maya yung gulong dito at tingnan natin kung ano ang magiging itsura niya. Ano lang tayo, babalik din kagad tayo. Pag lumakas na, uwi na tayo. Aragan! So mga kabikers, no, epic fail po tayo, no. So nagkaroon tayo ng problema, no. So yung malapit dito nga na vulcanizing shop, eh ang daming tao, no. At bukod doon, eh ang isang concern ko, eh hindi ako nakabili ng rim tape, no. So yung rim tape kasi dito nilalagay yun para maging protection yun sa may tube natin, no, sa may interior natin para hindi siya kagad mabutas. Kasi kung makikita nyo mga kabikers, no, yung pinaka tornilyo nito ng aking rayos ay nakalabas, no. So old style ka nga kasi tong rim na to, eh, no. Yung mga latest kasi merong nakalubog to. So kahit na wala siyang rim tape, eh okay pa rin, no. So yung chance na mabutas, eh hindi ganun ka critical, no. So ito very critical. Bukod sa napakamarami pa rin kalawang, siguro iisisin ko pa rin to para medyo kumintab, kasi itong isang mga kalawang na to, isang reason din to na pwede, na possible na mabutas yung ating interior. So, sayang, no? So, kailangan muna nating bumili. So, epic fail tayo. Hindi natin maikakabit tong gulong na to. Although, nandyan na siya, anytime, ibablog din natin yan pag talagang naikabit na natin. So, siguro sa mga susunod na vlog na lang natin, bukod dun sa maikakabit na natin yung gulong, siguro, meron na rin siguro tayong nabili na pampreno at saka yung caliper nito, at pwede na siguro tong Romonda sa mga next vlog natin po. So for the meantime, eh standby muna natin to. Wag na muna natin i-sacrifice, no, kasi malamang sa malamang mabubutas din to at sayang naman yung interior natin dahil medyo mahal din yun, no. So 150 pesos din ang isa yun. So yun siguro. Pasensya na mga kabaykas at hindi natin na ipakita yung gano'ng kaganda siya pag naikabit na natin. So, safety first muna tayo. At syempre, sayang eh, baka magastusan lang tayo at magkaroon din tayo ng
problema. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-subscribe na po kayo. Paki-push na lang po yung button na yan at mag-subscribe na kayo. At the same time, yung ating notification bell, ay paki-pindot na rin po. Tuloy-tuloy lang po ang panood nyo para medyo ganahan din tayo na mag-vlog tayo. At siguro, makakuha na rin kayo ng magandang idea. O kung meron nga, no? So, basta ako, nagde-daily vlog lang ako. Actually, hindi daily vlog. Kung ano lang yung mga nangyayari dito sa akin at sa ating bike, no? At panoodin nga pala yung ibang videos ko, no? At ibabalik ko rin yung mga basketball basic na training namin ng anak ko, dahil napapansin nyo, nakapambasketball ako kasi nga nagpa-practice kami din ng basketball. So, yun muna mga kabikers at mga kabowlers na mga aking mga taga-subaybay ng aking video. So, hanggang sa muli.